Sure ka ba na ginagamit mo yung sunscreen mo correctly? And in the first place, are you even using the right sunscreen? To make sure na oo, here are some common mistakes na dapat ina-avoid mo. Hi everyone! Mag-uusap na naman tayo about skincare, skincare, and skincare, specifically about common sunscreen mistakes. So to make sure na nakukuha and na ma-maximize nyo yung effects ng sunscreen ninyo, make sure na hindi nyo ginagawa yung mga pag-uusapan natin in this video. So get ready, take note nyo lahat ng mga mistakes na to, gawa kayo ng parang checklist, and make sure that you're using your sunscreen the right way. So that being said, wala nang any, let us begin. So our first mistake is using the wrong sunscreen as your main sunscreen. Na alam nyo naman na sumisikat na ngayon yung mga sunsticks, sunsprays, sun mists, and so on. Now, all of these, yes, nakaka-offer sila ng extra sun protection, pero hindi dapat sila yung parang main na sunscreen na ginagamit mo in your routine. The reason being, yung mga products kasi na to are designed for reapplication. Meaning, mas okay siya na ginagamit kapag meron kang liquid sunscreen na ginamit mo during the start of the day. And then, let's say kapag napawisan ka, nabasa yung face mo, or maghihilamos ka in the middle of the day, then, mas convenient mag-reapply with these products compared sa regular na liquid sunscreen. Aside from that, yung pagkapantay or yung evenness ng pag-spread mo ng product sa skin mo na easily mo siyang ma-achieve with liquid sunscreen, medyo mahirap siyang ma-achieve with yung mga sunsticks or even yung mga spray or mist na sunscreens. Na-imagine niyo yung stick sunscreen, para lang makuha ninyo yung protection na nakalagay sa label, kailangan around 4 times mo siyang ipapas sa bawat area ng face mo. And then, i-make sure mo pa na yung mga sulok-sulok ng mukha natin or yung mga hard-to-reach areas gaya ng corner ng nose or dito sa may eye area or other areas ng face natin, kailangan covered din siya ng 4 passes of yung sunstick. Pero pag liquid sunscreen, kailangan mo lang siyang daanan ng ganun and then okay na. And it's the same with sprays na ang dami mong kailangang ispray sa mukha mo para lang makuha mo yung same amount na makukuha mo with the regular liquid sunscreen. Yung mga spray sunscreens kasi guys, kailangan halos basang-basa na yung face mo just to get the sun protection na nakalagay sa label. Tapos, aantayin mo pa siyang mag-dry. Unlike some regular liquid sunscreens, a few seconds mo lang siyang isa-spread sa skin mo and then okay na. So if you think about it, kung gagamit ka ng sunscreen stick or sunscreen spray as your main protection of the day, ang dami mong kailangang gamitin sa product na yon, and of course, ang bilis niyang mauubos kapag ganun. So in a way, parang medyo nasayang yung pera mo kasi diba, ang dami mo nang ginagamit, medyo uncomfortable pa siya and mabilis pa siyang maubos. Now to be clear, hindi ko sinasabing masasama yung mga products na to. I'm just saying, ilugar natin sila ng tama sa skincare routine natin by using them instead for reapplication. Para din maximum yung sun protection na nakukuha natin every day. And also, para medyo practical and sustainable din naman na hindi mabilis maubos lahat ng mga skincare products mo. And most importantly, para mas sulit naman yung binili mo. Now next is mistake number 2, focusing only on your SPF protection. Now yes, alam na nating lahat na ang minimum na SPF dapat sa isang sunscreen is at least SPF 30. Of course, better if SPF 50. Pero, meron pa tayong isang hindi tinitingnan sa mga sunscreen labels natin. Na yung SPF sa sunscreen is only protection from one kind of UV ray na nanggagaling sa araw. Yun yung UVB. Para mas madali niyong maalala, UVB as in burning or yung mga rays na nakakasunog or nakakasunburn sa skin natin. Pero yung SPF, hindi niya sinasakop yung isa pang kind of UV ray na nanggagaling sa araw, which are called UVA rays. And ito yung mga rays na nagkakos ng aging and dark spots, which is concern din ng marami. So again, para mas madali niyong maalala, UVB for burning and UVA for aging. Now, a good sunscreen should protect you from both UVB and UVA rays. So to make sure kung ginagawa yun ang sunscreen ninyo, the simplest way to do it is kunin niyo lang yung sunscreen niyo and look at the label. So sa label ng sunscreen ninyo, look for any of these terms, either broad spectrum, UVA-UVB protection, or yung PA rating na tinatawag natin. So, for example, sa sunscreen na to, ito yung may nakalagay na PA tapos either 2, 3, or 4 na pluses. So, pag may nakita kayong ganun, that means it not only protects you from UVB but also from UVA rays. And that means, kompleto yung protection na makukuha mo from that sunscreen. And if you do need sunscreens na ganito yung protection, I do have several videos on my favorite sunscreen sa channel ko. Every year ako gumagawa ng mga best sunscreen videos, and lahat ng mga nirecommend kong sunscreens are
broad spectrum, meaning they protect you from both UVB and UVA rays. But if you want the most updated list, especially kung oily and acne prone kayo and naghahanap kayo ng sunscreen, I will be posting my updated favorites for 2024 next week. So yung video ko the week after this, yun na yun. So if interested kayo doon, make sure na nakasubscribe kayo with yung bell icon na nakaklik para ma-notify kayo agad pag lumabas na yung updated favorites ko na sunscreens for oily and acne prone skin. But anyway, move na tayo to our mistake number 3, which is forgetting important areas. Now something na very common na nakikita ko is ang daming nag-a-apply ng sunscreen na dito sa noo, sa cheeks, sa ilong, sa baba, and then magko-complain sila na ang dami-dami ng required na 2-finger lengths para sa buong mukha. Pero hindi nila alam na parang kalahati pa lang kasi yon na mga areas na kailangan mong lagyan. Na yung 2-finger lengths, aside from yung mga usual areas na nilalagyan natin like yung forehead, cheek, yung mga minention ko kanina, kasama din dito yung eye area natin, yung neck area natin, kasama yung batok, and yung ears, and the most forgotten part na nilalagyan natin ng sunscreen, yung lips. And no, hindi mo kailangan ng separate na sunscreen para lang sa lips mo. Pero pwede din naman kung gusto mo, pero hindi kailangan. Ang kailangan mo lang gawin is, the next time naglalagay ka ng sunscreen sa face, simply daanan mo lang yung lip area mo nang nakasara, meaning yung outer lip area mo lang. And sa mga worried na baka makain nila yung sunscreen nila, again, outer area lang naman ng lips and then okay na. Hindi na kailangan masyado yung sa loob ng lips kasi hindi naman siya sobrang natatamaan ng araw. Hindi naman kayo nakatapat sa araw na nakagonyong kayo, diba? So, okay na yon kasi nakaganito lang naman yung lips mo. So, kung ano lang yung matatamaan ng araw, mostly okay na yon. Now, some people might think, hindi ba parang ang bigat-bigat or parang ang weird ng feeling nun sa lips? And ang answer ko to that is, oo, kung mabigat yung sunscreen na ginagamit ninyo. And in 2024, bakit pa mabigat yung sunscreen na ginagamit ninyo, diba? As in guys, ang dami ng mga lightweight sunscreens ngayon in the market na kapag dinaan mo sa lips mo, parang wala lang yung feeling. And again, if you are curious kung ano yung mga favorites ko, that video on that will come out next week. But if you do need an example, let me show you guys this one. So this one is the Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. And this one, parang gel to gel cream type lang to. So again, i-apply ko siya sa usual areas. And this one can also be applied sa eye area nang hindi siya nagsisting. And again, idadaan mo lang siya sa outer lip area mo nang ganyan with no issue. Hindi naman siya papasok sa bibig. And of course, huwag niyong kalimutan daanan yung ears, neck, and especially yung batok or yung back ng neck ninyo. They're just as important na madaanan ng sunscreen. So suddenly, yung 2-finger lengths, kung ganun pala kadaming areas yung kailangan lagyan, parang hindi na siya sobrang dami, di ba? But anyway, moving on to our next mistake. This is for those na nagbi-BB cream, nagtitinted sunscreen, or nagsiskin tint, or any makeup na merong SPF. And this is actually related to that. It's using makeup as your sun protection. Na yung sun protection na makukuha mo dun sa mga skin tints, BB creams, tinted sunscreens, or even yung mga foundation with SPF, unless 2-finger lengths ang ginagamit mo of those products, and then sinispread mo siya pati sa eyes, lips, ears, leeg, at batok mo, chances are hindi enough yung ginagamit mo. And it won't provide you with that same sun protection na nakikita mo sa label. Now, madali lang yung fix dito, guys. And that is to just use a regular clear sunscreen first na comfortably mong magagamitan ng 2-finger lengths on your face, neck, and ears. And syempre, yung lightweight din na madadaan mo around your lips. Now, ang gagamitin ko lang dito is the sunscreen from Fresh Skin Lab. It's their Jeju Aloe Ice Cooling Sunscreen. Na-recommend ko na rin to before. And then after noon, that's when you put on your skin tint. Now again, baka merong mag-isip sa inyo, hindi ba parang ang bigat-bigat nun sa face? And again, oo, kung mabigat yung sunscreen and yung skin tint na gamit mo. But again, in 2024, bakit mabigat pa yung sunscreen na gamit mo, diba? So just to show you guys how easily it can be done and how lightweight it can be, yung sunscreen na nilagay ko on my skin, papatungan ko with a skin tint with sun protection. And this one is from my favorite Issy & Co. It's their active skin tint in the shade Fawn. And this one is actually also a very lightweight skin tint that easily blends sa skin, perfect na perfect sa mga oily and favorite ng marami in the beauty community. And yung combination na to, sunscreen and skin tint, ang tagal-tagal ko nang ginagamit pag lumalabas ako. Even as someone with very oily skin, okay talaga siya. Again, provided na lightweight yung sunscreen na ginagamit mo and preferably yung tinted product din or yung makeup product na nilalagay mo on your face. Which in 2024, hindi naman yun imposible. And now moving on to our next mistake, baka ito yung pinaka-importante if you're looking for the most sun protection. And that is only relying on sunscreen for sun protection. Now alam you guys, ang dami ko ng mga friends
na gumagamit ng SPF 50+, PA 4+ na sunscreen. Yung iba, SPF 100 pa nga yung ginagamit nila. Tapos, nagbibilad sila sa araw and then, magko-complain sila, may message nila ako, bakit umitim pa rin ako or bakit na-sunburn pa rin ako kahit nag-wear naman ako ng sunscreen? And that's because, hindi kasi 100% block ang sunscreen. Yes, it helps protect us from majority of yung UV rays na nanggagaling sa araw. Maybe mga 93% to mga 97% or even 98%. Pero walang complete block kahit anumang sunscreen yan. Kahit SPF 100 pa yan, kahit broad spectrum, mineral or chemical or hybrid na sunscreen, kapag nagbilad ka sa araw, madadamage at madadamage pa rin ang skin mo. In fact, alam nyo ba na sa US, binan na ng FDA or ng Food and Drug Administration nila yung term na sunblock kasi daw misleading siya. Again, kasi hindi talaga siya 100% block. In fact, hindi talaga siya block at all. So, lahat ng makikita nyo sa US ngayon, sunscreen na ang tawag nila. But given this information, paano ba natin fully ipoprotect yung skin natin from sun damage? Now, actually, simple lang yung sagot, huwag ka lang magbilad sa araw. Stay indoors or sa shade. Pero obviously, merong ibang mga tao na nakabilad talaga sila as part of their work and hindi natin may iwasan yun. So, okay lang naman as long as nagsasunscreen ka, but aside from sunscreens, dapat talaga meron kang sun protection na iba, like let's say hats, umbrellas, or even yung mga arm sleeves or neck sleeves na ginagamit ng mga riders. Now, this will add an extra layer of protection para as much as possible, ma-prevent talaga yung damage sa skin mo na manggagaling sa araw. And with that being said, ano guys, kamusta? Safe ba kayo sa lahat ng mga mistakes? Meron ba sa inyong perfect score, whether wala kayong mali or lahat naging mali sa inyo? Sa mga nagkamali, whether isa, dalawa, tatlo, or lahat talaga nagkamali kayo, don't worry because I have more videos for you na makakatulong sa sunscreen journey ninyo. And I will be leaving those at the end of this video. But just a friendly reminder guys, lahat ng mga products na minention ko in this video, kung may nagustuhan kayo or gusto nyo pa sila tignan, nasa description box lang lahat ng mga shop links nila para hindi na kayo mahirapang hanapin sila. And as promised, for those na medyo may sunscreen mistakes sila, here are some videos that might be helpful to you. And again guys, thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye!